11. So for today, we're going to salaries and wages. Ayun. So, di ba yan, meron din siyang connection with the salary and wages. Kasi meron tayong mga salaries and wages na based sa oras, meron namang being magagawa nilang product or mabebenta nila. Okay, so in this chapter, salaries and wages, ayan, after all this discussion, we should be able to define salary, wage, income, and benefits. Ayan. And then, we should be able to compute gross and net earnings, differentiate gross from net earnings, and then enumerate the benefits of the wage earner. Define each of the benefits given to wage earners and distinguish taxable from non-taxable benefits. We should be able to enumerate standard deduction with the corresponding computation of overtime. Yeah, and then we should be able to compute overtime pay. And we can use spreadsheet or Google Sheet or Excel to compute salary and overtime pay. And then ayun, as much as possible, pwede rin natin i-discuss yung mga graphical representation of the details of the particulars of the salary. Ayan, so in this chapter, meron tayong mga introduction of salary and wages, benefits, yung mga non-taxable and taxable benefits, overtime, and then yung mga other computation. Okay, so here's a sample of typical payroll computation format. Yeah, so we can see the basic pay. Ayan, yung mga gross pay. And then taxable income. And then yung pinaka net pay niya. Ayan, so ano nga ba yung compensation, no? Ano ba yung salary and wages? When we say compensation, ayan, it is a way to provide monetary value to employees in exchange of their work or service performed. It is usually presented in payroll. So when we say naman payroll, it is the total amount required to pay workers and employees during a week, pwedeng month, and pwede din namang other periods. So depende sa organization. And it is also defined as the total sum of money to be paid out to employees at a given time. Ayun. So when we say compensation, ayan yung mga salary and wages, ito yung mga monetary value ng isang employee, no, in exchange of their service, yung skills and knowledge. Ayun, ayun yung binabayad natin sa kanila. So yun, meron tayong basic pay. Ayan, pag kunyari yung mga parents nyo, yun, pwede nyo silang interviewin kung magkano ba yung basic pay nila. Ayan, meaning ito yung ano, parang pinaka base pay nila na wala pang overtime, wala pang mga night differential, wala pang mga holiday pay. Ayan, so basic pay. Kung walang overtime, walang night differential, walang holiday pay, ayan lang yung pwede nilang makuha, yung basic pay. Okay. So when we say naman gross pay, ayan, as you can see, doon sa formula, ayan, meron tayong basic pay, di ba? Tapos pag nag-overtime, pwede meron tayong ilalagay doon sa may overtime. And then pag nag-work naman sila beyond 10 p.m. hanggang 6 a.m., ayun, magkakaroon sila ng night differential. So itong night differential, percentage siya ng basic pay or yung parang sumobra doon sa ano, sa 10 p.m. to basta yung oras na ginugol mo doon sa 10 p.m. to 6 a.m. Ayan, i-multiply lang natin doon sa night differential ano natin, percentage natin. So ito depende naman sa company, pero more likely naglalaro siya around 10%, ganun. While yung overtime naman, ayan, 30% naman to, no? Nung sobra dun sa 8 hours mo. Ayan. So, kunyari, nag-work ka beyond 8 hours, yung 9 hours ka nag-work, ayan. Syempre, ano na yun, ha? Except yung ano, exemption yung mga lunch time or break time, no? Yun kasama. So, kunyari, nag-work tayo 9 hours, tapos yung 1 hour, ayun yung i-multiply natin by 30%. So, pag overtime naman, 30% naman yun. And then, holiday pay. Ayan, kunyari holiday, tas nag-work ka.
Ayan, so depende pa rin yan sa holiday. Meron namang holiday na double pay, meron namang holiday na 30% lang parang overtime. Ayan, so later i-discuss natin yung mga types ng mga holiday. Ayan, so pag inad natin yung basic pay with the overtime, night differential, and holiday pay, makukuha natin yung pinaka-gross pay natin. Ayan, so kung masyado kang masipag magtrabaho, ayan, malaki yung overtime mo, lalo na pag binaabot ka ng gabi, malaki din yung magiging night differential mo. And then, pag nag-work ka pa ng holiday, ayan, mas yayaman tayo, no? Ayan. Pero syempre, dapat meron tayong work-life balance. Ayan. Huwag tayo masyadong mag work beyond our capacity. Kasi syempre, mako-compromise naman yung health natin. Ayan. So, pag nag-research din kayo about sa mga labor code, nandun din naman siya. Lalo na pag gusto natin i-search pa yung mga rights natin. Yung, kunyari, kung feel natin, baka inaabuso na tayo ng company natin. So, check lang natin yung labor code. Yan, ano na pag interested kayo doon, no? Ayan. So, yan. Another meaning ng gross pay, it is the total amount of employees' earnings before deduction have been made by the employer. It may be in the form of salary or wage or either a time rate or piece rate. Yan. And other forms of remuneration. So wage, on the other hand, is the monetary remuneration computed on hourly, daily, weekly, or piece work basis. And a fixed weekly and monthly wage naman is usually called salary. So salary can also be computed in prorating annual salary or time basis pay or by piece work. So pag may wage, again, hourly, daily, weekly, or piece work basis yon pag wage. Usually parang ito yung mga nagko-commission. Ayan, parang mga contractual, ayan, mga wage yung tawag sa natatanggap nilang monetary value from the company. While yung salary, ito naman yung mga regular na nag-work, merong mga permanent na work. Tapos, ang basis nito, yung pinaka-annual rate nila. Ayan, kunyari kung magpipirma na kayo ng contract, usually ang pinapakita talaga ng mga HR, mga human resource management, yung mga nag-recruit, yung pinaka-annual income mo, tapos yung monthly na makukuha mo. Okay, so when we say gross pay, ayan, basic pay plus yung overtime, night differential, holiday pay, basta wala pang deduction, kaya siya gross pay. Ayan. So, pag sa taxable income naman, ayan, so syempre less natin yung tardiness, undertime, leave without pay adjustments. And for example, napasobra yung overtime or na-late yung pag-file mo ng overtime. Ayan, papasok din siya sa adjustment. Pwedeng ganun. Or nagka-increase ka, hindi pa siya nag-reflect kasi due to the system, yan, may mga adjustment tayo. SSS, pag-ibig, PhilHealth use. So mamaya, ipapakita ko yung table ng SSS, pag-ibig, and PhilHealth. Okay, so tardiness, ayan. Kaya ngayon pa lang, habang estudyante pa lang kayo, make sure na pumapasok kayo on time para ma-exercise nyo. Kasi pag nag-work na kayo, nagmamatter talaga yung pagpasok on time. Kasi, syempre pangit, magiging bad reputation yun as an employee. And then, meron ka pang deduction. Yan, late ka, tapos undertime ka pa. Yan, ang late ka na nga pumasok, tapos ang aga mo pa, nag-out below 8 hours pa, edi syempre, magkakaroon ka ng undertime. Yan, leave without pay, ayan, yung bigla-bigla kang nag-leave, na wala man lang pasabi, wala man lang filing ng leave mo, pero wala ka namang sakit, so, may kaltas din yun, no? Yan, so, after the gross pay, and then yung mga deductions, magiging taxable income naman na siya. Ayan. So, aside from
this deduction yung nasa baba ng gross payment, meron pang other deductions. Yan, maaaring nagkaroon ka ng loans, ganun, and then, ayun, kailangan siyang i-deduct. Yan, meron din tayong mga withholding tax. Ayan, meron na tayo updated, actually, parang 2017 ata yun, 2017 or 2018, 2017 siguro, or 2018 ata, yung pinaka-latest nating taxable income table, income tax table pala natin. Ayan, so, pwede natin i-check din yun. Pero dito sa, ano na to, sa activity to, or dito sa PowerPoint na to, gagamitin natin yung mga nakaraang table kasi para makita natin yung ano, yung iba pang computation, lalo na pag below na siya sa ano, below na siya dun sa taxable na income. Okay, and then meron din tayong mga allowances and commissions. Ayan. So kung yari, di ka naman commissions, pero meron din tayong mga allowances, no, different types of allowances. Merong mga clothing, ano, clothes, allowance for clothes, allowance for the rice, allowance for transportation, ayan. So depende naman to sa company. Yan, depende kung bibigyan ka ng allowances ng company. So nga, sa pag nag-work kayo or naghahanap kayo ng work, hindi lang dapat basic pay yung tinitingnan natin. Okay? Dapat chine-check din natin yung mga other benefits or yung mga allowance na kayang ibigay ng company. Kasi maaring ano, meron kasi minimum na amount ang allowances na hindi siya natataksan or hindi siya taxable, no? So mas better na i-check natin na mas malaki yung allowance, no, kasi hindi yung taxable eh. Ayun. So pag nag ano na kayo, nag pagdating niyo ng college, tapos nagkaroon kayo ng income tax, or siguro later on sa fundamentals of accounting po natin, merong chapter doon na for income tax. I-discuss pa natin siya further, no? Para ma-consider natin. So, pag naghahanap tayo ng work, hindi lang dapat basic pay yung chine-check natin. Kasi ito, taxable talaga yan. Lalo na pag beyond na doon sa, ano, pasok ka na doon sa tax table. Ayun. So, mas better na, kahit maliit lang yung basic pay, pero sobrang laki ng allowance, pwedeng-pwede yun. And then, makukuha na natin yung pinaka-net pay. Ito naman yung ma-receive natin. Pwedeng quincenas or monthly. So, depende sa company, no? Pero usually, ano tayo, parang semi-monthly or yung pinatawag na meron tayong quincenas at saka yung katapusan. Okay, so, we have here the holiday pay. So, bago tayo mag-proceed sa holiday pay, meron pala tayong iba't ibang types ng salary, no? Meron tayong weekly salary, meron tayong bi-weekly salary, and then meron tayong semi-monthly salary and then monthly salary. Pag sinabing weekly salary, ano natin, 'di ba, meron tayong 52 weeks in a year. So yung annual income natin, yan, meron tayong contract, nilagay doon yung annual natin. Ayan, yung annual rate natin for, yan, syempre for the whole year 'yun, 'di ba, isang calendar. Tapos sabi sa atin, yung salary marireceive natin every week. So meron tayong 52 weeks in a year. So i-divide lang natin by 52 'yon. Pag sinabi namang bi-weekly salary, every other week naman siya. So, instead na 52, magiging 26. So, every other day, ano, every other week kasi, di ba? So, ano yun? Ayun, every other week. So, yung annual rate natin or yung annual income natin, i-divide natin by 26. So, yun yung marireceive natin kada every other week. When we say naman, semi-monthly, ayan, normally ito tayo eh, semi-monthly, lalo na sa mga, yun, siguro yung parents na pag may permanent work na or regular work, ano, semi-monthly naman yung ginagamit. So ito naman, parang twice a month siya nakaka-receive ng salary. So, di ba, we have 12 months in a year. Ayan, kung two times siya or twice siya nakaka-receive ng salary in a month, so, i-multiply lang natin yung 12 by 2. So, meron tayong 24. So, 24 times tayo makaka-receive ng salary in a year. Ayun. Pag monthly naman, syempre, every month tayo nakaka-receive ng salary. We have 12 months in a year. So, yung annual rate natin, i-divide lang natin by 12. So, again, we have weekly, bi-weekly
semi-monthly and monthly salary. So, depende yan sa discretion ng companies, no? Yun. Pero more likely, nasa semi-monthly tayo. Kasi pag nag-monthly tayo, ayan, mahirap na. Sobrang, pangyari, kakasweldo mo pa na sa maghintay ka isang buwan. Ang hirap no, no? Mamaya, hindi mo mas mabudget ng maayos yung sweldo mo. Magugutom tayo, no? And then, ayan. So, let's proceed naman na sa holiday pay. So, sa holiday pay, we have the regular holiday. Ito talaga yung nasa, yung dinadeclare. Meron tayong list nito eh, na dinadeclare ng government every year. Ayan. Kung ano yung mga regular holiday pay natin. So, ito naman, double pay. Ito yung sinasabi nilang double pay. Ayan. So, yung ano natin, yung rate natin for that day, madodoble. Ayan. Rest day or special day? Ayan. So, di ba, aside from regular holiday, meron tayong special holiday. Ayan. Or, pwede rin naman siyang parang overtime, no? Parang katumbas din siya ng overtime. So, plus 30% lang siya. Kunyari, nag-work ka for 8 hours, pero special holiday that day. Ayan. So, basically, 130%. Day plus 50%. Okay. So, kunyari, Sunday, ano ka, nag-work ka noon, tapos special holiday siya, nagwala kang work noon. Pero, special holiday siya, and at the same time, rest. So, basically, times 150% lang siya. Tapos, kunyari, Sunday holiday siya, magpapalas pa tayo ng 30%, aside from, double pay siya, no? Yan, 260%. Yan, kasi double dahil tumapat na siya sa rest day natin, which is ganun yung mangyayari. Basic rate multiplied by 260. Okay, so next naman yung overtime pay. Yan, diba na-discuss natin yung holiday pay, overtime pay naman tayo. So, pag ordinary working days, ayan, plus 25% lang siya. Pero minsan, depende rin yan kasi sa isang company, no? Pwede siyang 30%, pwede siyang 25%. Pero according to the labor code, ayan, pinakamababa na yung 25% na mo-offer ng company. So, yun, depende pa rin siya sa company. Pero ito naman, based siya sa labor code. So, pwede natin i-check yung labor code kung magkano ba yung, kung ilang percent ba dapat yung overtime work. So, yun. Rest day naman or special holiday, yan, parang yun nga, overtime lang din siya, 30%. And then special day falling on scheduled rest day, plus 50%. Yan, so our hourly rate multiplied by 150%. Yan, multiplied by 130% pa dahil nag-OT ka. Yan, kunyari, Sunday siya, tapos nagkataong special holiday. Tapos hindi ka lang 8 hours nag-work. Nag-work ka pa mga around 10 hours. So yung 2 hours mo, i-multiply pa natin by 130% pa yun. Regular holiday naman. Ayan. So nag-OT ka during regular holiday. So bukod sa double pay na siya, yung beyond na sa 8 hours, i-multiply pa natin sa 130%. Ayan. So, pag regular holiday naman, tapos Sunday, kaya hindi ka talaga nag-work during Sunday, tapos regular holiday siya, pero pinapasok ka or pumasok ka. Yun. So, aside from 210 hours, yung 2 hours mo, i-multiply pa ulit sa 130%. Ganun. Yan. Night differential. Ito yung mga call centers, yung mga night shift. Or else, kung nga rin work mo talaga eh, laging nag-overtime at inaabot ko yung madaling araw yan. Katulad ng mga accountants. Lagi talagang madaling araw na uwi yan. Lagi silang madaling araw nag-out. So, might as well meron din silang night differential. Yan. Ordinary day, 10% lang. Ayan. Pag special day naman, syempre 1.30 yun. Multiplied ba natin, pa natin sa 1.1. Ayan. Kasi 10% yung night differential. Yan. And then, so forth. Yan. Basta pag ordinary day, multiplied natin, lang natin by 1. Pag rest day, 1.30. Pag special day, 1.5. Pag holiday, regular holiday, double pay. Pag regular holiday, tas rest day pa natin, 2.6. Since night differential siya, nagkataon na night shift ka, yung work mo pang night shift, meron pa tayong 1.1. Yan. Another, papatungan pa ng 10%, no?
Ayan. Eh, tapos, ang nangyari pa, night shift ka na, tapos nag-overtime ka pa. Ayan, night shift ka na, tapos nag-overtime ka pa. E di another, ano na naman yun, percentage. Ayan, katulad dito, an ordinary day. Ordinary day siya, tapos, pero gabi ka nag-work, tapos nag-overtime ka pa. I-multiply pa natin by 1.25. Okay? Ala, ano lang natin ito? Kabisaduhin lang natin siya. Tapos ito pa, example, rest day natin. Or special holiday. Ayan, special holiday. Tapos night shift ka pa. Tapos nag-overtime ka pa. Ayan, edi may 1.3 ka na. Tapos night differential na 1.1. Tapos mumultiply pa natin ng overtime 1.3. Ayan. And then ito yung pinaka maganda, no? Yung regular holiday na. Ayan, for example, December 25, no? December 25, regular holiday. Tapos nagkataong Sunday pa yun, pumasok ka. Ano ka na, may isang bayani. Regular holiday, tapos pumasok ka Sunday, rest day mo yun. And at the same time, nag-OT ka pa nung araw na yun, di ba? Ayan, so meron kang 2.6, multiplied ba natin by night differential na 10%, no? Tapos papatungan pa ng overtime na 30%, di ba? Bongga. Okay, so yun, di ba, parang ang saya naman mag-work overtime, tapos mag-work ng holiday, at mag-work din ng rest day. Ayun. Pero syempre, maaaring makompromise yung health natin. Lalo na kapag, ano, kapag todo work tayo, kahit regular holiday, or dapat nagpapanyan yung health natin. So, kahit gano'n kalaki yung sooner or later, pagbabayaran din natin yun. So, magiging useless lahat ng pinaghihirapan natin, lahat ng pinag-overtime natin, pinagpupuyata natin. So, dapat balance lang. Make sure na may pahinga tayo. Wow, speaking. Ayun. And then, ayun, kung ang nature talaga ng work mo eh, sobrang lagi talaga nag-overtime, talaga nakakapagod, mag-take tayo ng vitamins para hindi tayo magkasakit. Kasi yun nga, sayang naman yung mga pinag-overtime natin, sayang yung mga pinagpupuyata natin kung magkakasakit tayo, di ba? Yan. So we have here the table of SSS based on 2015. Hindi ko sure kung meron ng updated, pero parang this year ata na-update siya yung table natin nung pumasok ang 2021. Parang tinaasan lahat ng SSS PhilHealth. Ayan, yung mga contributions ng mga employees. Ayan. So ito naman based sa 2015. Pero kung curious kayo, pwede natin i-check yung pinaka-latest. Itong 2021 lang. Pero ito yun, paano siya gagamitin? Ayan, as you can see, meron dito ang range of compensation. Ito naman, monthly, no? Monthly naman. Ayan, so range of compensation, around 11,000. Well, for example, meron kang monthly salary na 12,000. Ayan. Ayan, kung nga meron kang 12,000 na monthly salary. Ayan, dapat meron kang total contribution na 1,320. Tapos meron tong ER and EE. So merong sagot si employee, meron din naman sagot si ano, si employer. Ayan, si employee tsaka si employer. Ayan, tapos meron pang additional, which is yung 10 pesos. Ayan, so tatuwa tang ER, ayan, ER si employer 894, and then si employee EE 436. So ito yung maaaring makakaltas sa kanya monthly, and then at the same time meron din contribution si employer sa iyo. Ayan, so ito yung natatanggap natin monthly, na parang ito yung hinuhulog ng isang company sa SSS, 1,320. Pero 436 lang yung nabawas sa sweldo mo, 894 naman yung kinontribute ni employer sa'yo. Ayan. So, ayun. For another computation, yan, 11% of the monthly salary credit not exceeding 16,000. Yan, so 7.37 daw napupunta kay employer, 3.63 naman kay employee. I mean, 7.37% kino-contribute ni employer, 3.63 naman yung kino-contribute ni employee. Okay?
So may kunyari, for example, yun nga, meron tayong 12,000, no? Tapos yung 11% yung dapat ihulog, okay? 11% yung dapat ihulog sa SSS. So dapat 1,320 siya. Ayun. Pero ipoprorata to, no? Depende sa dapat i-contribute. Yan. So 7.37, ayan, yung 11% hinati pa siya sa 7.37, which is yung contribution ni employer. And then yung 3.63, contribution naman ni employee. So 12,000 multiplied lang natin by 7.37, 884. And then 12,000 times 3.63, 463. Okay. So we have here naman yung pag-ibig monthly contribution. Ayan. So meron din tong employee at employer share. So 1,000 po nga monthly, parang wala naman tong kumikita ng 1,500 monthly, no? Ayan. So let's go na sa ano, sa 5,000. Okay. So kunyari kumikita tayo ng 5,000 monthly. Ayan, monthly. So 2%. Ayan, sagad na yung 2% kahit gano'n pa kalaki yung sweldo mo, 2% lang yung kukunin. Ayan. So, yun. Ito lang siya. Ito yung hinuhulog ni employee. Ito naman yung hinuhulog ni employer. Ayan. So, 5,000 multiplied by 2% lang. Sa PhilHealth, parang ganun din. Parang katulad lang din siya ng pagkumpara tayo tumitingin sa SSS table. So, meron dito yung salary range. Ayan. Again, kunyari 12,000 yung ano natin. Yung 12,000 yung sweldo natin. So, ang katumbas niyan ay 300 monthly na premium. Ito yung dapat ihulog sa PhilHealth. And then, hahatiin yan sa employee and employer. So, 150 lang yung makakalta sa sweldo ng employee. Pero, may ambag pa si employer sa'yo na 150. Yan. So, let's check. Kunyari, yan. So, hanggang ano lang naman siya, 35,000. Siguro, pag, ayun, kahit kumita ka pa ng beyond 35,000, 875 na pupunta sa PhilHealth. Yan. And then, hahatiin lang sa employee and employer. So, kahit 35,000, ilabab yung sweldo mo, 437.50 lang naman yung ikakalta sa'yo. Okay. So, yun. Let's save lang itong table. Ayan. So for further computation, ito yung formula niya, no? 2.5% ng salary base natin, not exceeding 35,000. So yung table natin hanggang ano lang, hanggang 35,000. So, 12,000 multiplied by 2.5%, 300 pesos. Tapos, ihahatiin po ito sa dalawa. Employee and employer share. So, yun. Balik tayo ulit sa may typical payroll computation format natin. Yan. So, di ba, 12,000 daw yung saldo niya, basic pay niya. Ayan. Tapos hindi naman siya nag-overtime. So, yung gross pay niya, 12,000 pa din. At hindi rin naman siya nag-work night shift. At kunyari, hindi rin naman siya, wala naman siyang holiday, no? Walang holiday that month. So, yung gross pay niya, 12,000. Ayan. And then, ito naman, yung less na, ilaless natin yung mga 463, yung 100 na kinumpiw, tapos yung 150 na kinumpiw natin. So, meron siyang deduction na 11,287. Yan. Tapos dito, wala siyang withholding tax kasi hindi pa siya pasok sa sa income tax table natin. So, wala siyang withholding tax. Yan. Pero yung mga nakaraang year, siguro bago mag-2018, ayan, may tax pa ata itong 11,000. Yan. Pero, kanyari dito sa typical payroll computation na to, una, let's assume na ginamit nila yung latest na income tax table. So, wala pa siyang tax.
Ayun. Kung babalikan naman natin yung income tax table dati. Ayan. So, babalikan natin yung income tax table dati. Ayan. So, beyond siya sa, ano, no, yan, income tax, taxable income, which is yung 11,000. Yun. 11,000. And then, bracket or exemption. Ayan. Multiplied by percent over. And then, yan, bracket tax or base tax. Okay, so dito tayo sa may SME. Okay? So, yon, i-check lang natin kung saan siya malapit. Diba 11,000 siya? Hindi naman siya pwede maging 15,000. Kasi di naman siya abot doon. So, dito lang tayo sa may 10,000, no? 11,000 doon kasi yung taxable income niya. So, hanapin lang natin. Yun. So, 10,000, no? So, ilalas lang natin yung 10,000. Yan. 10,000. Para makuha natin yung kung magkano yung imultiply natin sa 20% over. Okay. So, meron tayong 1,287. Ito yung i-multiply natin by 20%. Okay? Yung excess doon sa 10,000. And then, yung 708.33, ipa-plus lang natin. Kumbaga, ito na yung equivalent ng 10,000 na ano, pinaka-base noon. Nagigets ba natin? Ayan. So, again, 11,287. Hanapin lang natin kung saan siya papasok. So, pasok siya dito sa 10,000. Yung sobra sa 10,000, i-multiply natin by 20%. No? So, kunyari, for example, sakong 10,000 siya. Sakong 10,000 yung taxable income niya. Ang babayaran lang niya doon ay yung 708.33. Ayun. Eh, sumobra siya sa 10,000, di ba? So, yung sobra sa 10,000, i-multiply natin by 20%. And then, saka natin ipa-plus yung pinaka-base. 708.33. So, meron siyang taxable na 965.73. Yan. Inalagay natin siya sa withholding tax. Grabe, no? Parang 10% din ng sweldo mo, almost, no? Napupunta sa tax dati. Ngayon, ligtas na yung mga below 20,000. Kada buwan, ligtas na sila sa income tax kasi medyo tumaas na yung bracket. Okay, so yon. After all the deduction, yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, withholding tax, ito na yung nakuha niya monthly, 10,321. Okay, so I think that's all for the salaries and wages. Pag medyo din nyo gets, ulit-ulitin nyo lang panoorin. Ayan. And also, you can check yung payslip din ng parents nyo para mas maintindihan natin, no? Ayan. So, that's all. Thank you.